Isang kapanapanabik na bakbakan ang ating natunghayan sa naging sagupaan ng FTO Logistics and Creamline Cool Smashers. Ito ay talaga namang hindi maitatangging isa sa pinaka-intense at pinakamagandang matchup sa kasaysayan ng Philippine Volleyball. Sa kanilang naging tapatan, narito ang 5 trending action na talaga namang naging usap-usapan ng mga volleyball fans sa social media. Good day, ka-trending. This is Ranzel Pamanano, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas volleyball trends. Pasok sa ating top 5. Isang 5-setter matchup nga ang natunghayan natin sa naging labanan ng Creamline Cool Smashers and FTO Logistics Cargo Movers. Ngunit sa kabila ng intense fight ay nag-uumapaw pa din ang pag-ibig sa loob ng Phil Sports Arena. Kitang-kita sa bench ng OGN si Lance na usap-usapang di umano'y manliligaw ni Sed. Makikita sa footage ang sigla at galak ni Lance na i-cheer si Sed Domingo habang hawak-hawak ang head poster nito. Isa pang pinagkakaguluhan ay ang pagyakap ni Dinawong kay Ivy Laksina after the game. Isang deadly service nga ang pinakawalan ni Ivy na tumapo sa laban nila kontra Creamline. Kaya gano'n na lamang ang pananabik sa mga yakap ni Dinawong. Para sa ating top 4 ka-trending, Chang Abby Maranyo, beast mode sa referee. Sa padulong bahagi ng 4th set ay kwinestyon ni Chang Abby ang tila misjudge ng referee sa spike ni Michelle Gumabaw. Giit niya, sa tape lang ng net tumama ang bola ni Gumabaw at walang block touch sa kamay ng mga blockers. Sinubukan pa itong itawag ng challenge ng coaching staff ng F2. But the challenge is being rejected by the referees sapagkat tapos na ang rally. Kaya naman napasabi na lang si Chang Abby from the bench nang ilaban nyo. Ito ang pasok sa top 3. Panalo na, naging bato pa. Sa huling set na pinaglalabanan ng F2 at Creamline, isang crucial block nga ang ipinayong ni Chang Abby kay Sed Domingo na nagresulta upang maitabla ng F2 ang laban sa all 14. Ngunit marami ang nakapansin na tila nag-commit si Chang Abby ng net touch bago pa man pumatak ang bola sa court. Malaki ang panghihinayang ng mga fans ng Creamline sapagkat hindi ito nakita ng referee o chinalenge man lang ng coaching staff ng CCS, gayong meron pa silang isang chance to challenge kung sakaling ay Creamline dapat ang nakapag-uwi ng pagkapanalo. Para naman sa ating top 2 action, Typhoon Pablo na nalanta sa Creamline. Isang humahaginit na bagyo ang nakaharap ng koponan ni Coach Sherwin matapos magtala ni Myla ng 27 points coming from her 22 attacks and 5 blocks. Ito ang player na tila di magawang mabantayan ng defender ng Creamline. Animoy signal number 5 ang hagupit ng variation attack ni Myla Pablo. Mapa back row, front line, opposite, blockings and ultimo sa floor defense talagang maaasahan siya ng F2. Tila talagang isang malaking success para sa F2 ang paglipat ni Pablo sa kanilang koponan. Ito ang ating top 1 trending action. History repeat itself. Creamline muling nabigong taluni ng F2 Logistics. Sa kanilang muling pakikipagtunggali sa F2, malaki ang kumpiyansa ng Creamline na makakabawi sila sapagkat noong nakaraang reinforced conference ay F2 ang unang team na nakapagbigay sa kanila ng pagkatalo. Ngunit tila mapagbiro ang tadhana sapagkat F2 muli ang bumasag ng kanilang pagiging undefeated sa torneyong ito. Deja vu nga kung tawagin ng karamihan sapagkat 5-setter matchup nga muli, natalo ng F2 ang Creamline Cool Smashers. Kaya't maraming mga volleyball fanatics ang naghahangad na muli silang magkatagpo sa semis or sa finals upang masaksihan kung sino nga bang magwawagi, reyna ng PBL o reyna ng PSL. Ikaw, ka-trending! Isa ka ba sa mga sumigaw at kinabahan sa naging sagupaan ng FTO Logistics Cargo Movers and Creamline Cool Smashers? I-comment mo na yan! So that's it for today's video, ka-trending! Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest ganap ng women's volleyball sa Pilipinas. Thank you for watching! Bye for now!